Paano paggagawa niyan? Tatali lang dyan sa, asa na ba yung iba? Ba't parang ganito na ngayon? Nung araw po, hindi po ganito sima eh. Parang may, ano siya, cross, ano? Di ba may cross yun? Yung parang, ano, may cross? Nakikita niyo po ang mga puti yan. Teka, focus po natin. So, yan o. Oh. Yan. So, ginagawa po niya ay, ilang buhol yung ginagawa mo? Ma. Pwede ba dyan yung tali na yan? Pamingwit, eh, mag-ang yan. So, yan. Limang tali. Ayan po, papalitan na lang po natin yung pang-akon, ano po. Ang relleno. Tapos, ang gagamitin mo dyan ay yung kahoy ng kawayan. So, yan. Kailan ka mamingwit? Bukas? Ibulig ka na kita? Gano'ng kalaki? Hindi nga. Parang nagabulig dun eh. Nakay eh. Maliliit na isla yung itlog niya na pisana kaya may bundalag. Ibig sabihin, paano kayo nagkaroon ng dalag doon? Gagali sa bukit. Bukit? Dahil, bumaha na ba dyan? Tumaas na yung tubig nung nag-uulan, ano? Saan nakita niya? So, yan. Ang pinaka-sealed niya ay sindihan niya yon tsaka ididikit. Ah, hindi. Sinara mo lang. So, yun na. Meron na? Yung dalawa na yung nagagawa pala. Patulin. So yun, nakagawa na siya ng dalawa. Taon. Yung isa yata sa pagkain, tapos yung isa sa panghuli. Ewan ko ba dyan sa dati mo kung paano. Basta pagka may nilagay siya dyan, bulati lang, pwede na eh. Nilagay niya yung bulati, kung umugat yung bulit, eh, kakawit na sa ngala-ngala niya. So, kanina po doon sa may tabi po ng kulungan ng kambing sa may balag po na ginawa ni kuya. May tinuturo si doktora doon na ano, isda daw. Umaganon daw. Eh, ang iniisip ko po, eh, ano yun? Butete. Butete. Eh, iniisip po ng doktora, butete daw ba yun? Eh, medyo malaki. Ayan yung pangatlo na. Tatlo? Tatlo. Ayan mga kapudi, yung aking dating sari-sari store, ayan, dati po, ay ito yung pinakalabas, ayan, ito yung labas, ayun yung loob, ayan, kita nyo? So, kamo ito ay, nasasakop yung kalahati nito, o, hanggang doon lang ng kanal, ayan, pinabagbag ko po, ayan. Tapos, pinaayos ko yung bubong, dati po, andito yung bubong, ayan. Inausap ko po dito, nalipat ko yung isang mating na to, na nandun sa kabilang side. Tapos binagbag po yung pader. So siguro kung papayag po si kapitan, pero mayroon pa rin po mananche na yung kanal ay paladaanin sa ilalim ng ground floor ay po pwede pong may tatambayan dyan yung mga order po ng pansit or hanggat hindi pa luto yung pansit habang naghahantay sila. May tatambayan po sila dyan. Papaayos po natin yan. So ayan, meron na po ako ditong lababo, bagong-bago. Bagong gawa. So ayan, dito po ako balak magluto at pwede na rin magugas-ugas dito. Tapos, nakipag-ugnayan po ako sa Selecta Ice Cream na maglalagay po ako dito ng yung pong ano po ba yun? Yung freezer po na ganun, pang ice cream para po kung may order ng pansit at pang birthday, pwede na rin pong sabay ng order ng ice cream. Ayan. At kung meron tayong pa-sponsor, ayan, halimbawa lang po, may pa-sponsor po tayo ng mga palabok, pansit, pwede po natin sabayan ng mga drumstick na ice cream kung sakali lang po. So ito, wala po nung una, ayan, pinagawa pa ni nanay. Sabi ko nga sana nung una, nung nagka-COVID kami, ay siya na lang ang gumamit itong tindahan. So iniisip ko naman kung tindahan sari-sari store, mauutang lang po. Wala naman po masamang mangutang. Ang problema po kasi, kung ang puhunan lang po natin ay maliit lang at wala tayong pagkukuhanan, mauubos lang din po tayo. Maglalabas lang tayo ng maglalabas. Magkakaroon pa tayo ng kaaway pagka mayroong hindi mga nakabayad, sasama lang ang loob natin. Kaya ako po nasasabi yun, naranasan ko na rin po magkaroon ng sari-sari store. So, yun. Ito po yung pinaka-gate namin. Yan. Ito po, lumang gate na po ito eh. Pipinturahan na lang. So, yan. Nailalak po namin yan sa gabi. Yan. Ito po yung tricycle ni kuya.
Yan, yan po ay nung nagtataiwan pa ako ay naipundar ko po yan. Dahil niya po medyo iba po ang takbo ng pag-iisip niya ay ayan. Nagpadala po ako nanay ng pera. Ay hindi, pag uwi ko po pala yun. Pag uwi. May nauwi po akong 70k. Kasi po nagka-penalty pa po ako dahil buntis nga po ako. Pagka uwi at breach of contract may penalty 10,000. So nagbigay po ako ng pambili tricycle ni kuya para pang panimula panghanap buhay. Ang problema po ay, ayan, nung best na si kuya na aksidente, ay iba po yung ano ng, ano niya, isip at idea. So, ayan, ito po yung motor na ayaw niyang, ni kuya yung ibenta na, I think mula nung naging kanya to, second hand lang to eh, 3 times na siya na aksidente at puro uri tama niya, ulo, leeg, ayan. Pinakahuli nga po nung last year, nung March, yan, na ICU po siya, 3 araw siyang tulog, at ako po ang kasama niya doon, 1 week po ako doon, di ako makauwi kasi, baka makapag-uwi po ako ng virus. Dahil, ayun po, nung nandun ako, hindi ko alam sa sobrang stress. Sakit lalamunan ko nun, tsaka ulo. Nandun lang po ako sa waiting area ng ano ICU, dun lang ako. Kasi po, wala katao-tao na sa hospital. So, ayan po yung kalapati ni doktora, yata. Ay, ni kay tito na. Yung kay doktora po ay ibinenta na po yata. So, nayaan ko na ibenta nila at ni kuya dahil mahal pa po yung pagkain eh. Kaysa sa pagbebentahan ng ano, ng kalpat. So ito, ang dami pa po. Ito mga tambak na kahoy, panggatong. Yan, ito yung gilid po na yan. Hindi po namin maayos-ayos. Asukal po, ano. Kasi po ay, ang dami po mga bagay na dapat sinupin na pag hindi sininop, may mga mabait na kamay na mas masinop. Ayan. So ito, ito po. Kaya gusto ko ipakita sa inyo. Ayan, gumawa si kuya ng, tinan nyo, sarili niyang lababo. At saka, ayan o, oh, diba, toothbrushan daw niya po to. Nakatuwa naman, natatawa ko. Tapos ito, yung grifo doon, lagyan niya ng hose, ayan, pag gusto niyang mag-urong, ayan. Ayan daw po kasi, pagawa niyo pa po yung kusina namin eh. So, ito, kusina ni nanay, hindi na po napagawa kasi, yun nga, hindi naman po dyan si nanay nagkukusina. Sa amin na po, siya nagluluto. So, ayan, mapagawain pa. Marami pa pero yan, parang yun po mapagawa kasi napakarami. So yan mga kaputi, gumagawa na po siya ng kawayan na pagdutuktungan ng ating sime para gawin pa mong wit. Wala na ba ilalaki dyan? Wala na ba ililiit dyan? Bakit kinakayas mo pa? Ha? Pag ba maganda ang kawain, nakakahuli ng mga isda. So yan mga kapo dito, nakita nyo pa to. Ito po yung dati naming papag. Ano ba tawag doon? So maganda po ito ng araw eh. Yan. Meron pa po siyang headboard nun eh. Kaya lang, binukbok. Ito na, gawa mo na to. Ayos mo na. O ito na mismo yon. Yan po gagawin namin na mesa. So, yan po ay lalagay namin doon sa ilalim ng puno ng mangga. Pag hindi na po nag-uulan. May payong po kami doon nakatabi na malaki. So, doon po tayo sa may gilid ng mangga. So, sa paggawa po ng pamingwit. Pamingwit ba? Pangbingwit. Yan. Nakayas po muna niya yung bawat gilid ng ating mga pinagpas na kawayan para kuminis. Ha? Sample. Matrak. Hindi naman dyan matrak ang isda eh, sa pagkain. Ano gagawin yung pamingwit doon? Uod. Ay, bulate. Ha? Bulate pala. Pagduduktong-duktongin mo lang yan, ganun. Ha? Kaikli. Dutusok lang yan sa butis. Ah, parang iyaano mo lang yung umang mo. Kaya pala maikli yung tali. Ayun pala mga kapudi, parang ang gagawin po niya ay magbibingwit mag-isa ng kusa. Ayan, kaya po pala sabi ko, magbibingwit batang ikli nito. So, ang gagawin po ay kung mababaw lang naman yung tubig noon ay ayan, mag-uumang lang po siya. Tatlo po yung simi niya. So, ilan ba? Tatlo? Apat? Ilan ba to? Ah, apat pala to. Ayun. Apat. Ayan mga kapudi. So, apat na
kawayan ang gagawin niya. So, susunod, magdala ka ng, ano, magdala tayo ng pansaklob. Ito, oh, yun o. Oh, yan o. Oh, yung mga kapudi o. Oh. Pansaklob, di ba? Panghuli. Pero ito po, ay, sumabit sa ano ko. Ayan. Medyo delikado po itong singa. Medyo, ano, yan o. Oh. Oh, pagkaya na bumakot sa paa, mahirap. Yung iba po kasi niyan, parang may pa-star. Hindi po isda ang nahuli, pata. Pata ng baboy. May kang galigula. So, ayan, meron po ano yung ating sime. Parang meron siyang pinaka... Diba parang ang labo? Hindi makita. Sobrang nipis. Ayan, hindi po siya mismong pa-J lang. Meron po siyang nakausli na... Parang simi pa, para kakawit. Hindi po basta-basta matatanggal. Ayan po. Sabi po natin sa isa. Mamaya, ang kaya po mamaya hapon. Tutusok mo na doon yan. Dandan, baka kumawit sa mata mo yan. Magulat ka. Sabihin mo, tsamba. Ayun. Bali dito, nilagyan niya ng, ayun o, oh, pwedeng pagkapitan ng tali para hindi mahila. Pagka biglang nagkawag-kawag yung isda, kung may mahuhuli man, hindi po mahihila yung tali kasi meron po siya pinagkakapitan. Medyo, inano po niya, lagyan niya ng uka, ng korte. Lagyan niya ng bewang. Bulungan ng buro, parang si Tato. Lakasan mo. Eh po mga makabuti, hindi maliligaw sa bukid. Oh. Baliktad pa yung damit eh. Testing nga. Mamaya, testingin natin yung mga makabuti. So yun mga kapudi, inaya na kami ni Mr. dito, hindi ko lang alam kung saan nakarating. So hindi ko alam kung dito siya mag papain. Ay. Papain? Oo, itutulos lang niya, itutusok niya. Iaabang niya. Nung araw po, mga kapudi, nung ako ay may butterfly. Siguro mga 4 years old ako noon, o 5, yan. Natatandaan ko, basta sumilip kami dyan sa bukid, makikita ko may mga tilapia, bulig na malalaki. Hindi po pinapansin nung araw yun. Hindi pa gano. Opo, parang siguro ko mga nakikita lang nila dyan, parang suya pa sila. Pero ngayon, nakita mo, yung makita ka man suso ay iilan lang. Tapos walang isda, maliban na lang siguro kung bumaha at tumaas yung tubig. Ayan, may maliligaw dyan ng mga galing pa sa fish pan, tsaka sa ilog. So ngayon, nakita nyo, ultimo mga guraning maliliit, liwalo, tsaka lang hinuhuli. Yan, pwede tayo dito manguha ng mga suso, oh. Tapos iyan natin dataan. Kaya lang madalang. Isang araw nga ayain ko. Kung ito po ay hindi pa agad na ano, na taniman, pwede kami manguha dito siguro ng suso. Hindi ko lang, ay, ng ano, susohong. Hindi ko lang po alam kung may susohong. May mga part po kasi ng bukid na walang ganong susohong at maliliit lang. So ayan, hanggat wala si Mr. dito muna kami, mga muna kami ng mga sili. At ayan, may bunga na yung ating kalamansi at tanggalin natin yung mga gumagapang na damo-damo. Ayan, hawangin muna natin. Ano mama, damo lang to? Alin? Hindi, kamuting kaho yan. So ayan, may bunga na dalawa, tatlo. Malalaki. Ayan, mga muna tayo ng mga sili dito sa likod ng bahay kubo. Andito po kasi yung ibang mga ano tanim na sili. So wala tayong dalang gunting. Ayan, napuputol-tuloy. Eh. So yan, mangumuna pa tayo ng mga sili hanggang wala pa si Mr. dito po sa likod ng bahay kubo. So ayan.
Marami din po kasi dito. Lumalapit na yung ating mga bibi. Alam na nila pag dumating, papakainin na sila. Oop, may dami umaakyat. Tanggalin natin. At update ko kayo sa ating sitaw. Ayan. Nakatikim na ako nung maliit pa ako ng ginisang talbos ng sitaw. Na ang lagi po sinasog ni nanay ay isda. So, yan dapat to itali. Yan. Uy, 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 uy. Para hindi siya bumuhagag. Ayan. So, yan na. May bulaklak na yung ating sitaw. Kabilis ng panahon. Kailan lang. Tinutulos ko lang yung kahoy ngayon. Hirap na hirap ako. Ngayon, ayan. Mayroon ng mga bulaklak. So, itong okra na to, hindi ko na naabutan to na. Sabagay, meron naman ako nakuha pa ilan nila. Pero karaniwan po ay naaabutan ng pagkamagulang. So, ayan. Mamitas po muna ako ng mga siling pula na hinog. So, eto. Meron na po pala tayo dito. Pakita ko lang sa inyo. Ayan, nagkabunga na yung ating kalamansi. Yung, ayan, matagal ng kalamansi na yan, no? Taas. Pero sa awa ng Diyos, isa lang yung nakita kong bunga niya. Or baka hindi ko lang nakikita iba. Pero isa lang po talaga. Asa na ba yun? May isa po siyang bunga eh. Nasa gawi po siguro sa taas. Pag sa malayo, kita ko. Yan. Isa lang po yung naging... Ah, yun. Ayun. Ayun yung bunga. So, hindi nyo po kita. Lapit tayo. Nasa taas nga po. Upya. Yun. Kalamansi po yata ito eh. Ayan. Ayan. May isa ng bunga. Kaisa-isa. Ito pa yung dati ko nakikita. Hindi siya lumaki. Ayan. Pwede na siyang kuhanin. Malaki na siya. At, ayan. May bunga na naman yung ating talong. Huwag na natin hantayin humaba dahil nakakaroon lang naman ng mga butas. Bus na. Pigs. Bus na? Hindi daw. Ang dami naman nakuha ni doktora na sili. Siguro po may isang kilo yan. At ngayon ay papapasukin na natin yung mga bibi sa loob ng kulungan. Hindi na lumitaw si Mr. Paragay ko po. Nandun siya sa kabilang fish pan. Ayun, dun. Oh, nakakuha pa ako. Hindi, pasok mo na doon sa loob. Ay, sige, lagyan mo na. Tapos, papasok mo sa loob. So, yan, sinusundan na si doktora. Ikukulong na po namin. Aray ko! Lagyan mo na lahat. Konti na lang ata eh. Kaya mo ba ako na lang? Madaya ito. At tubig ito, balde. Anong problema ka? Diba? Oh. Pinakagat ako. Ang sakit. Oh, wait. Bubuhos ko yan. Kana. Doon kayo! Huwag sayang yan. Kana. Aray! So, ayan. Nalagyan ko na ng tubig at binuhos ko na. Uy, parang ano yan ah. Aray! Ba't kasi hindi ka magpajama? Pagka pupunta tayo dito. Uy, parang ano yan ah. Gerber? Ay, ano ba yun? Sherilac. Parang Sherilac yan. Water. Minsan masakit sila mga ugat. Off na! Minsan ba ito yung pinapakain sa mga baboy? Oh, yan na nga. Kaya lang, walang ganong sustansya yan. Kasi parang balat lang ng ano yan eh. Ng bigas. Yung ginagawang bigas. Palay yan. Yan yung pinakabalat ng palay. What? Ito yung pinakabalat ng palay. Yung kasi mga pellet, gawa na sa ano yun, machine. May haluha. Oh, pati buhok mo kumakain na. Meron na siyang halong ano, mga vitamins, mga pats ng hayop, gaya ng taba ng, halimbawa, taba ng... Kanina lang. Taba ng mga baka, baboy, ganun. Hop. Tapos sinahaluan ng vitamins. May na si daddy. Naka. Siyan ba siya na mingwit. Okay na. Guwaro na. Okay na yan. Paano ko ito bubuhat? Hindi ba kaya? Tatry ko. Kalahati. Dalawang kamay. Hindi ganyan. Sa kabilang side. Magkabilang side. Yan. Oo. Go na. Hindi. Dito na lang. Oh, sige. Kaya lang, yung isang bibi, hindi atin. No? Teka, bubukawin ko. Isang bay sa atin. Yan, handa ka, baka madulas ka. Yan, para makulong na natin yung mga bibi. Tawagin mo. Huh?
Di, kanang tugi mo sa lapag. Oh, dali, dali. Doon, doon. Kanang tugi mo doon. Balibag mo doon sa loob para pikiin mo. Yan yung amo nila. Sundan nyo ng daddy. Oh, yung daddy mo sinusundan, ano? Wala daw pagkain. Eh, yun, nakatali. Paano makakakain to? Kawawa naman. Yan. O, saram na yung pinto. Bye-bye. Yun. Kahit naman ako sa'yo, nakakalipad din yan. Ayan mga kapudi, ang lalaki na ng ating mga suha. At ito, o. Ay, pako ba dyan? Ayan, o. Abot kamay lang, o. Yan, o. Yan. O. Sana makatas siya. Yan. Yan, get well soon po kay ano po, kay Ma'am Bilisilda Lopez tuloy masasabi ko. Ma'am Bilisilda Sigwa, ayan. Get well soon sa family po ni Chef. Eh, ayan, palakas po kayo. Lalo na 'yung mga kids, ayan. So, yan, kaya po tayo ay dobling ingat. Kahit po ano gawin nating ingat, kailangan pa rin natin maghanap buhay at hindi natin maiwasan lumabas ng bahay. So, kailangan natin ng panchicha o pangkain araw-araw. So, ayan, o. Yan, mga kapudi, o. Shoutout po kay Ma'am Ruby Manan, Sir Robert Cruz, Mamita sa Amerika, Elvis Kitchenette, at saka po kay Ma'am Berhinia Puencosilio. Ayan na naman tayo sa shoutout. Tapos, pag may nakalimutan naman ako, naku, magagalit na sa akin yung mga yun. So, ayun. Stop ko muna po to para ayan, mamaya may shoutout. May pang-shoutout pa tayo. Kunin ko, listahan ko. Sir Robert Decena. At kay Ma'am ano ba yan? Time Pepper. Antithesis. Oh, antithesis. So, yan. Para saan ba yan? Saan ba nakakita ng bulig? Dito? Ah, saan ipampain mo? Ah, yun. Ngayon pa lang magpapain. Ay daw, baka sawa yun. Hindi, magpapawalan tayo? Hindi. Magtutusok lang yung daddy mo dyan. Tapos? Babalikan bukas? Ay, yan yung mga kambing. Umuwi na. Yo. Yan yung mga kambing natin, oh. Galing talaga. Let's open the door. Kababait lang ng kambing. Umuwi sa hapon. No, binigay. Yan, very good kayo. Good. Yeah. Hindi pa yata busog, kumakain pa. Umuwi na sila uli. Ah, hindi pa nga busog gaano. Yan, kawawa ang kambing pag nag-uulan. So, buti na lang yung medyo masigla pa yung, ayun o, yung isang baby kambing na namatay po yung nanay. At ayan, tuluyan nakasurvive yung lumawit ang mata na kambing. Di ba lumulusot yung tubig dyan sa ano? Sa bota? Ang masaway nakakita mo, hindi bulig. Sabagay, tumaas po kasi mga kapudi yung tubig nun eh. Nung ilang linggo nag-uulan. Tapos, ano, nagpawala po yung dam ng tubig. Pero hindi naman po nalubog tong bahay kubo. Hindi po siya ganun kalakas. May naulan. Nasa volume po kasi ng ulan yun. Yung paglubog ng tubig. Ay, paglubog ng bukid. Ayan. So, ayan. Nanguha siya ng bulate. Ayan na, ulan. Bilisan mo. Abutan tayo ng ulan. Ha? Yung sili. O, dahil ko nakuha. Sili, huwag ka na tumakbo dyan dito pa sa gilid ng sili. Ba't ka pipilit ka na abutin ka ng aso? Ay, akin yan. Naipit ko din eh. Dahil alaglag din sa ano ko yan. Sa taglirang ko. Kaya nakuha ng sili, nalaglag na ganda. Salamat sa itandaan mo.
Nangusili. Sinanay siguro yun. Akin yan. Papasok na lahat ng anak? Oo, oh, ayun. Naiwan pa yung anak. Sasana ba yung... Ayan, ayan, ayan. Baba! Pain yan. Ayun pa isa. Ba't umiyaw yung kambing? Di makaakyat. Di ba ito naman? Baka may tinatawag pa. Ah, kaya tinatawag pa yung iba. Ayun, sumabit ba? Ayun, kaya pala, umihiyaw pa sila. Tinatawag pa nila yung iba. Matara, kuhanin natin, lagay natin. Nanay niya siguro yun. Nanay niya, ha? Ay, kaya. Uris, oh, bait talaga. Mag-nanay. At galing yan, hindi umakit yung anak hanggat wala yung nanay yun. Oh, nadapa pa yung nanay na yung anak na kambing. Inakit na sila. Uy, galing. Shoot mo lang din, nalalagyan. Ala na, oh, patay na. Aba, namatay na sa pagbalibag mo. Dali, dali. Oh. Yay! Magsabong kang mabuti ng kamay. Yan. Ito yung sa mahaba. Nakakatakot siya. Yay! Yan, maglalagay na siya ng paing. Sarap yan. Ba't hindi mo nalaigit na? Kaya nakatago yun. Spaghetti. Ay, ipasintabi po sa mga kumakain po pala, mga kapudi. Yan. Ipasintabi. Papanik ka na naman sa ulan, doktora. Yummy. Yummy para sa isda. Ay, lumulusang mo. Alin? Yung baka ba? Kalabaw. Kalabaw. Baka, puti yan. Pero may ibang kulay din ng baka. May brown. Mayroon din. Ayun ko lang kung may black na baka. Meron. Ayun o, black. Kalabaw yun. Mas masebo ang laman ng baka sa laman ng kalabaw. Di yummy. Yehey, yan na yung pamin wheat. Oh, merong alambre. Baka magpatawa ka pa. Tanong, meron kaya makuhuli dyan? O wala? Sino daddy mo? Hmm? Baka pag ano? Dapat doon, pahilera. Ayan, dahing itlog ng suso. Oo, ay, may mahuli daddy mo, suso. Suso. Gagataan natin. Tama-tama yan, paing sa kalabaw. Meron kayang mga dyan, bukas? Abangan. Paano pag umulan na malakas tas na ano yun? Hmm? Paano pag umulan na malakas tas na ganyan? Yung mga kapudi, anihin po ni doktora yung kalamansi. Oh, yan. Huwag lang yung maliliit. Ayan, dalawa muna yung tatlo. Ayan, ayan pa isa sa gawin mo. Isa pa. Ta? Oo. Yun, tingin ko nga. Uy, lalaki na ng kalamansi. O, lagay mo doon sa sili natin. Ay, sorry. Hitik na hitik sa bunga yung ating suha, oh. Suhang Tagalog po ba meron? Ayan, oh. Yan, oh. Madun. Madoob. Dami, oh. Nak, Diyos ko. Good luck na naman kay Kuya. Kasi, alam niyo po, kasi ang hirap po kasi kay Kuya. Minsan, hindi pa siya magulang. Eh, nakikipag-unahan na po kuhanin yung ano, ano, yan. Kinukuha niya po agad. Ayun, no, sanda. Po, sa gawin na yun, eh, no. Hindi po kita dito, eh. Yun, nakatago. Eba, teka. Ayun, doon, sa dulo po na yun, mga hitik na hitik sa bunga. Ayun, no. Daming ganda tingnan. Tama-tama yan sa bibe.
Nagulat kay Bibi na huli mo. Ano ba hulihin mo? Bubuli. Yan, maniniwala lang ako sa'yo may bulig ka nakita pag kami pumain talaga dyan na bulig. Kaya pag wala. Eh, di wala. Kasi minsan mailap naman talaga isda. Baka nabulabog na ni daddy mo, eh di wala na. Ay, natapakan na yung Bibi. Kung natapakan kita, lawit bito ka mo. Ayan na ulan. Maliit na kasi bota, oh. Oh. So yan, nakapagpain na po si Mister. Ayun, lalagyan na niya isa. Mayo siya. Doon di, babalik naman doon. So yan mga kapudi, pauwi na po kami. Uwi na kami, ayan na ulan. Oop. Uwawa naman sila, mauulan na. Yan, pinakain niya mga nila yung bota ko. Yami daw mo, yami. Yan, nakakalusot pa kasi sila dito, maliliit pa eh. Pero ayun na yung malalaki natin. Bilang natin, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, plus 2, 4, 6, 8, 9. Ay, ito pala. 2, 4, 6, 8, 10. 25. Bakit 25 na lang to? Ah, tama. 28 bilang mo noon. Nung birthday ni Mark Dennis ay dalawa. Tapos yung dadalhin nga doon sa may COVID ay isa. So, 28. Tama. O, ayan, may nagtatagpas na naman daw, no? Ito talaga, sarap. May tagpas ng daw, eh. Hindi naman napapano yung, ano, yung palay. Kainis po yung isa na yan. Yan po yung nagtagpas na ng saging namin dati. Eh, hindi ko pa hinayawan eh. Pati talong? Oo. Shout out kay Ma'am Prenis Vlog, Daddy Purr Official, at kay Ma'am Kitchen STV. Sino pa ba ang mga... Apakadami po kasi ninyong nagko-comment ha. Huwag po kayong magtatampo mga kapudi. Hayaan nyo ta. Hawak talaga ako ng listahan. Medyo marami lang po akong iniintindi nitong mga nakaraang araw dahil marami po tayo inasikaso. Medyo naging busy po tayo. So, hawak po ako ng listahan mamaya. May mga nasulat na po ako doon, so idadagdag ko na lang po yung mga panibago nag-comment na wala pa po doon. At yung isang nilista ko sa listahang kahoy na papel, nasaan kaya ngayon yun? Wala na? Andun ko nilagay yun. Eh, wala na yun. Nabura na yun. Nalagyan ako. Sige, maghuhugas na lang tayo ng kamay pagdating. Yan, dami natin nakuha. At may kalamansi pa tayo. Hindi yan, tatakpan ni daddy mo. So, ayan, gawin na naman yung ating sili. Eh. Pag nakakita ako ng kulay red, eh, parang sinasabi sa akin na pitasin mo ko. Saan? Pakita nga. Yan. Yun, dami. So, tara na. Ayan na, ulan. Sili mo ito. Inam mo. Yun! Nagulat din ako. Ayun, ano yun? Yung jetmatic. Nagbukas yung daddy mo, mag-i-spray. So, ayan po, iwan na namin si Mister at siya po ay... Ewan ko ba kung bang ilang spray na po sa kubo dahil may binili nga po kaming malaking gamot. Ayan. Spray lang po siya ng spray hanggat wala pa pong gumagawa para patuloy ang gamutan natin sa kubo at nang hindi po pamahaya ng bukbok at saka po ng anay. Ayan, mga kapudi, muya ko saglit. Ayan, nakahuli siya ng bulig.
Ito pala. Kala ko nga eh, kala ko nga sinilolo ako sa bintana ng kusina eh. Uy, oo nga, ano, meron nga. Di may malalaki pa dun. Di malaki nga ako nakita, kaya gumawa ko na rin. Marami! Ayan, oh, nakahuli po siya. Ayan, mga puti, walang halong tricks yan. Iniwan ko po kasi, ano po ako eh, naghugas ng mga orongin. Natawag ko sa bintana kanina. Si doktora, ito rin, naliligo. Meron nga palang bulig. Kala ko malabo mata mo. Mabubuhay pa ba yan? Eh, yun ang ba'y nakita mo? Yun ang ba'y nakita mo pinakamalaki? Galing nga, paano? Nakihinantay mo magkakawag? Nagbobomba ako sa kubo. Nung nagbobomba ka sa kubo, may gumagalaw sa... Yung mistake, gumagalaw. Oh, galing nga. Pero parang may gumalaw dun, di ba kanina? Sabi ko may gumalaw. Sabi mo pa nga ano yun, baka mamaya ka ako pa ano lang. Alagaan? Hindi.